Ininspeksyon ng Department of Health at National Vaccination Operations Center ang sites na pinili ng ilang Metro Manila LGU na pagdausan ng Phase 2 ng pagbabakuna kontra COVID sa mga menor de edad. Simula Biyernes kasi, mahigit 20 sites na sa NCR mula sa kasalukuyang 8 ospital ang magro-rollout ng bakuna sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang na may comorbidity. Kabilang sa ininspeksyon ang Navota City Hospital na nagsagawa rin ng dry run ng pediatric COVID vaccination. Ayon sa guidelines ng NVOC, sa mga ospital pa rin target gawin ang mas pinalawak na pagbabakuna ng mga bata para mas madaling rumesponde sakaling may makaranas ng side effects. Pero sa Mandaluyong City, inirekomenda ng lokal na pamahalaan na sa Mega Trade Hall ng SM Mega Mall isagawa ang pagbabakuna ng mga bata para mas malaki ang espasyo. Ina-assure ko naman sa NBOC and DOH na just in case na may mangyari naman sa bata, meron kaming klinika dyan, meron din naman kami mga nakaredy na ambulance. Sa Marikina Sports Center naman ang napiling pilot site ng Marikina LGU para sa pediatric COVID vaccination nito. Tulad sa Mandaluyong, maglalagay ang Marikina City ng medical consultation area para sa mga wala pang medical certificate at clearance mula sa kanilang pediatrician. Sa Malabon City, inirerekomenda ng lokal na pamahalaan na sa Oreta Sports Center isagawa ang pagbabakuna ng mga bata para hindi sila ma-expose sa mga pasyente ng ospital. Nasa higit 3,400 na mga batang may comorbidity ang nabakunahan na kontra COVID sa 8 piling ospital na itinalagang pilot site sa Metro Manila. Ang bilang lang naman ng ating record na first events no after immunization is 4 lang sa pagbabakuna natin ng mga batang with comorbidities. 144,000 na mga batang may comorbidity ang target bakunahan sa Metro Manila. Target din ng gobyernong iakyat ang bilang ng naituturok na COVID vaccine sa bansa sa 1.5 million doses kada araw para maabot ang 70% ng populasyon ngayong taon. Pero base sa pinakahuling 7-day average, nasa higit 405,000 doses lang o wala pang 1/3 ng target ang naibabakuna kada araw. Ina-address na po natin yung logistical challenge because napansin po namin ng deployment bago po makarating po sa vaccination site. Maabot po ng more or less to 7 to 9 days. Ayon kay Galvez, plano ni Pangulong Duterte na kausapin ang local chief executives ng key cities sa bansa para paspasan ang pagbabakuna. Mula kasi sa 91.5 million COVID vaccine doses na dumating sa Pilipinas, higit 53.3 million pa lang ang naituturok at halos 24.7 milyong Pilipino o 32% pa lang ng 70% ng populasyon ang may kumpletong bakuna. Lumapag din sa bansa ngayong araw ang 2,000 doses ng AstraZeneca COVID vaccine na donasyon ng Brunei government sa Pilipinas. Nakikita naman ni Galvez na posibleng masimula na bandang Nobyembre o Disyembre ang pagbibigay ng dagdag na COVID vaccine dose sa mga fully vaccinated individuals mula sa mga piling priority sectors. Most likely third dose natin as the other countries are doing, most of the booster shots are not reformulated shots. It is the same shots as yung what we are using. So wala tayong problema. We will look at the final announcement of WHO this November. Vivian Gulia, ABS-CBN News.